Okay. Hindi, sumabit siya pa yung wire. Tapos na exam, bot? Pag ang Panginoon'y tinalima natin, salita'y ilaw sa landasin, siya'y mananatiling sa lakad kasama, magtiwala at tumalima. Magtiwala at kaloob ay sundin, kagalakan kay Kristo'y ganto lang kakamtin. Ang katatakutan, mga paninimdim, nang ngiti niya'y kanyang aalsin. Walang alinlangan, walang pangangamba, magtiwala at tumalima. Magtiwala'y kaloob ay sundin, kagalakan kay Kristo'y ganto lang kakamtin. Sa ating pasanin, mga suliranin, daramay siya sa hirap natin. Di masisipayo sa ating pag-asa, magtiwala at tumalima. Magtiwala at kaloob ay sundin, kagalakan kay Kristo'y ganto lang kakamtin. Magkakapatiran, uupo sa panan, o lalakad na siya'y kagapay, ano may susundin, saan may pupunta, magtiwala at tumalima. Magtiwala at kaloob ay sundin, kagalakan kay Kristo'y katulang gagapin. Sa inyo, sa lahat ng mga nanalangin, ang mga nanalangin at kaisahin sa gabi nito. Yan po,
bigay ng boss ang pagtitiwala sa inyo. Sa gabi dito, naibulog ng aming mga pangailangan ng iglesia. Ilan sa pangailangan ng iglesia, maging sa inyong mga salita, naming mga kapatidyan sa gabi dito. Yes, sir. Patuloy na pagkakaloob ng pangunawa sa ampunan at patuloy na pagtuturo ng mga Espiritu. Maraming salamat po, ito po aming dalangin sa kanilang ng Jesus. Amen. Okay, buksan natin ang ating mga Bible, Psalms 119. Psalms 119, babasahin natin isang talata, 34, verse 34. Itong Psalms 119 ay isang awit na kung saan nakikita ang puso ng mga awit dito na talagang mahal niya ang salita ng Panginoon, ngunit ayaw niya magtiwala sa kanyang sariling kaunawaan lamang. Ganito ang Psalms 119 verse 34. Bigyan mo ako ng pangunawa upang aking maingatan ang kautusan mo at akin itong sundin ng buong puso ko. Now ito po ay ilalapat natin sa ating pakikinig ng preaching. So ito ay panalangin para sa pangangaral. Sana nga tuwing mayroon tayong ginagawa, nagbabasa tayo ng banal na kasulatan o tayo'y nakikinig ng pangangaral, nawa maging memorize natin itong verse na ito na siyang ating panalangin upang buksan ang ating kaunawaan sa salita ng Panginoon. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito, sa iyong salita na siya magbibigay sa amin ng liwanag ng aming kaisipan, ng aming kaunawaan upang makita namin, Panginoon, ang matamis at napakayaman ng iyong salita. At dalangin namin, Panginoon, nawa ang talatang ito kung paanong naging panalangin ng salmista, nawa maging panalangin din namin sa tuwing kami mag-aaral, magbabasa at makikinig ng inyong salita. Ito kami dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Nakaraniwan sa ating pakikinig ng pangangaral ng salita ng Panginoon, pagkatapos nun, pag-uwi sa bahay, parang wala lang. Ano nangyari? Marami ang mga tao na pagdating sa bahay, parang walang nangyari sa pagsamba, parang walang naunawaan. Nakarinig naman sila ng pangangaral. Hindi naman maiwasan na hindi sila makarinig. At naintindihan naman nila ang mga ipinapangaral. Pero walang epekto sa buhay. Bakit kaya? Now, alam natin na ang ating totoong kaunawaan ay nagmumula lamang sa banal na Espiritu. At kung sa ating sariling pagkaunawa lamang sa laman, hindi natin po itong pagkatiwalaan. Kaya paano tayo makinabang pagdating sa pagbabasa at pakikinig ng pangangaral? Kailangan dito ang panalangin. Kailangan talaga bago tayo makinig ng pangangaral, dapat tayong manalangin. Ito ang kulang. Itong kulang sa atin. Pero ano ba ang dapat nating panalangin? Itong talatang ito, simple lang. Magtuturo sa atin dito ng tatlong kakayanan na dapat nating ipanalangin sa tuwing tayo magbabasa ng scripture, magbabasa ng anumang binabasa nating salita ng Panginoon o lalo na sa pakikinig ng mensahe. Tatlong bagay. Una, panalangin nating bigyan tayo ng kakayanang makaunawa. May unawa tayo, intelligent tayo, pero ang totoong pagbibigay ng unawang espiritual, magmumura lamang sa espiritu. At yan ay sa Diyos. Tignan niyo ang sabi sa verse 34a, ang sabi, bigyan mo ako ng pangunawa. Itong salmistang ito, gumagawa na siya ng awit na magsinusulat niya, pero hindi pa rin siya nagtitiwala sa kanyang sarili. Kinikilala pa rin niya na ang kaunawaan ng salita ng Panginoon ay nagmumula lamang sa Diyos. Kaya yan ang kanyang panalangin at sana ito rin ang ating panalangin. Sa ating panalangin, pag sinabing bigyan mo ako ng unawa, hinihiling natin na buksan ang ating mga mata o ang ating pandinig. Sapagkat kailangan dito ang kilos ng banal na Espiritu. Gaya nang balik tayo sa verse 18. Sa the same book, ganito ang panalangin niya. Buksan mo ang aking mga mata upang makita ko. Upang makita ko ang kahangahangang mga bagay
sa kautusan mo. Hanggat hindi natin hiniling sa Diyos na buksan ang ating mga unawa, ang ating mga mata upang makita ang kahanga-hanga nilalaman sa kautusan, hindi po natin maunawaan ito. Nagkakamali tayo. Kaya wala tayong interest pagkatapos nating makinig ng pangangaral, pagsamba, parang wala lang epekto dahil hindi natin hiling sa Diyos na tayo bigyan ng kaunawaan nang sa ganoon makita natin ang kahangahangang bagay sa salita ng Panginoon. At alam naman natin ang Diyos, hindi siya sakim o hindi siya maramot. Sabi nga sa James chapter 1 verse 5, kung sino man nagkukulang ng karunungan, manalangin siya. Manalangin siya sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay. Yun ang kulang sa atin. Basta tayo, pag nakikinig, basta nakinig lang tayo, tiwala tayo sa ating sariling kakayanan, umunawa, eh minsan eh, may problema tayo, may nagawa tayong kasalanan, mayroon tayong dinadalang bigat, nasa laman tayo, hindi talaga natin maunawaan ang espiritual na salita ng Diyos. Hindi natin makita ang kahangahangang bagay sa kanyang kautusan. Minsan maging tulad tayo kay Solomon. Si Solomon, matalino na yon, mayaman, pero hiniling pa na rin sa Diyos. Nang sabi niya, bigyan niyo ako ng kaunawaan. Paano ko pangasiwaan ang kaharang ito? Makikita natin sa 1 Kings chapter 3, verse 9 hanggang 10. At ang sabi sa verse 10, kinalulugdan ng Diyos ang ginawang paghiling ni Solomon dahil humingi siya ng kaunawaan at katatalinuhan. So dito, matulad din tayo kay Solomon na huwag tayong magtiwala sa ating sariling intelihente, yung ating katalinuhan. Hilingin nating bigyan tayo ng unawa. Huwag tayong magtiwala sa ating sarili. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, di ba? Ang sabi ron eh, o sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. May bias yung pangunawa natin eh. Lalo pag may problema tayo o mayroon tayong narinig na ibang aral, mayroon tayong kiling doon sa mga ngaral, hindi natin gusto yung mga ngaral. So, dumidepende tayo sa ating sarili, sa ating laman. Kailangan natin ng tulong ng Espiritu Santo upang ma-focus ang ating pangunawa sa Kanya. Kaya sabi sa verse 6, sa lahat ng iyong mga lakad, siya ay iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. Tanging Diyos lang makakagawa niya sa atin. So, mapalad ang mapagpakumbaba na sa tuwing siya ay makikinig ng pangangaral, hinihiling niya na bigyan siyang kakayanang makaunawa. Ikalawa, hindi lamang hilingin na tayo bigyan ng kaunawaan, kundi hilingin din nating bigyan tayo ng kakayanang makapag-ingat ng kanyang salita. Verse 34 again sa ating text, bigyan mo ako ng pangunawa upang aking maingatan ang kautusan mo. Yung salitang maingatan dyan, ay tumutukoy yan sa security guard. Ang isang security guard, nandun siya sa may gusali niyan upang ingatan niya ang binabantayan niya na walang makakaagaw, walang makakapasok, walang pwedeng mag-istorbo. Ganun din, dapat kung tayo'y nakaunawa, yung ating naunawan, ingatan natin na huwag itong makawala sa atin. Na huwag itong makawala. Minsan, sa mga ngaral, pagka hindi ka ready na magdala ng ballpen at saka papel, yan, nasishare ko rin kay Brother Feli ito, kapag may pumasok, may tinuruan ka ng Espiritu ng Diyos sa iyong conscience, remember, conscience natin is the voice of God. Pagkatama, no? Pag nagbigay yan ng idea sa iyo, ng topics o ng text, take note mo agad. Kasi pag hindi mo na-take note yan, pag lalahanin mo ulit, naku, ano ba yun? Saan ba yun? Para kang nakawala ng gold. Ganong katindi yung halaga noong ibinibigay na turo ng Banal Espiritu na hindi natin na-take notes. Yung ibig sabihin, iti-take notes mo para maingatan mo sa iyong sarili. Mayroon kang panahon na darating ng panahon, makukuha mo yung topic na yun para ma-preach sa iglesia. Kaya nga, ang sabi ni David o Salmista rito, bigyan mo ko ng pangunawa upang aking maingatan ang iyong salita. Maingatan. Sabi nga sa Proverbs 4:6,
Kunin mo ang karunungan. Kunin mo ang kaunawaan. Huwag kang lumimot ni sa mga salita ng aking bibig ay humiwalay. Kailangan nandun ang pag-iingat na dapat huwag mahiwalay ang ating kaisipan doon sa ating mga natanggap. Sapagkat madalas natin na ni Hoseas 4:6, ang aking bayan ay napapahamak dahil hindi nagmamahal sa kaunawaan. My people perish for lack of knowledge. At alam naman natin ang humihingi, mga kapatid, hindi kailanman mabibigo. Kaya sa tuwing tayo makikinig ng pangangaral, ask and it shall be given. Matthew 7:7. At ang sabi sa verse 8, ang sino mang humihingi, tiyak makatatanggap. Kaya hindi tayo mabibigo kapag tayo nanalangin na hibigyan tayo ng unawa at lakas kakayanang ating maingatan ang ating natanggap na kaunawaan. Yaman yan eh. Hindi tayo bibiguin ng Panginoon. Then pangatlo, hindi lamang na bigyan tayo ng kakayanang makaunawa, bigyan tayo ng kakayanang makapag-ingat, ay pangatlo, bigyan tayo kakayanang maisagawa din naman yung ating naunawaan at ating naingatan. Ang sabi sa ating teksto, Psalms 119 verse 34, bigyan mo ako ng pangunawa upang aking maingatan ang kautosan mo at akin itong susundin ng buong puso ko. Walang silbi yung unawa natin na ating iningatan katotohanan kung wala tayong layuning sundin ito. Sayang lang. Kaya dapat hingin din natin ng kakayanan dahil ang Diyos din ang nabibigay sa atin ng kakayanang may sagawa ang kanyang salita, di ba? Sa conversion na ating ginamit ang Isaiah 36 verse 26 hanggang 27. Bibigyan ko kayo ng bagong puso, alisin kong puso ninyong bato, lalagyan ko ng pusong laman, bibigyan kayo ng espiritu at ilalagay ko ang aking espiritu upang inyong maingatan at sundin ang aking kautusan. Ang Diyos pa rin ang nagbibigay sa atin. Talagang humility ito eh. Kababaan talaga ng puso. Kapag tayo gustong makaunawa ng katwiran ng Diyos, kailangan hilingin talaga natin. Huwag tayo magtiwala sa sarili nating kakayanan. Sapagkat sa totoo, sabi nga sa Bagong Tipan, Ephesians chapter 2 verse 10, tayo ay ginawa ng Diyos ayon kay Kristo para sa mabubuting gawa na siyang dapat nating lakaran. Diyan tayo nakatalaga eh sa pagsasagawa, sa paglilingkod. Kaya nga, pray natin, makaunawa, pray natin na ating mayapos, maingatan yung ating naunawaan nang sa ganun atin itong maisagawa. So yun ang layunin ng Panginoon at doon tayo ay nahuhubog tungo sa larawan ni Kristo at tayo ay natutulad sa Kanya. Kaya sabi ni Pablo, anuman ang inyong ginagawa, umiinuman o kumakain, gawin nyo ang lahat sa ikalulwalhati. Meron tayong gagawin. Nakaunawa tayo, nakayapos tayo ng katotohanan, gawin natin. Ngunit, hilingin natin sa Diyos sapagkat siya lamang ang makapagbibigay sa atin ng kakayanan. Kaya nga sa ating pagkikinig, sa pangangaral, o sa Bible study, sa pagtuturo, o di kaya sa pagbabasa, manalangin tayo. Hinilingin nating makaunawa tayo. Hilingin nating maingatan natin ang ating mga natanggap na katotohanan at hilingin nating ito'y maisabuhay natin sa ating buhay upang sa ganun makita ang resulta ng pagiging obedient natin sa Panginoon. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong mga salita na nagbibigay na naman ng liwanag sa aming buhay. Na huwag kaming manangan sa aming pong sariling katalinuhan, sa sarili naming pungunawa. Lord, may bias po ang aming pong sarili. Kaya hangad namin na sa tuwing kami makikinig ng pangangaral o magbasa ng iba na kasulatan, kami po'y manalangin, hingin namin sa inyo ang kakayanan. Kakayanang makaunawa, kakayanang makapag-ingat ng katotohanan, at kakayanang maipamuhay ang iyong salita. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.